Isa na naman pong Pinoy ang sasabak sa Amerika at matindi ito. Undercard po siya ng Jamie Munguia fight. Si Jameson Bacon against itong si Blair the Flair Cobbs. At masasabi ko sa inyo, matindi itong laban na ito. Dahil itong kalaban niya, itsura pa lang, ano? Mukhang palaban na at mayangas. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Sunod-sunod ang Pinoy boxing, ang pagrepresenta ng mga Pinoy boxers sa iba't ibang bansa. At nga sa April 24 ay mapapasabak na naman po ang ating isang pambato na si Jameson Bacon. Bring home the bacon. At si Jameson Bacon, sa mga hindi po nakakilala, has been fighting in the US for quite some time actually. Nakatatlong sunod-sunod na panalo na po si Jameson Bacon at ito po ay promoted, yung mga laban niya doon ay promoted ng MNR Boxing Promotion. So good job. At ito po yan, puro sa Miami, Florida yung laban niya. Tatlong sunod-sunod po yan at KO-KO unanimous decision. And this next fight, itong sunod na laban niya pare, this is a step up fight para dito sa ating pambato. Bakit ko sinabing step up fight? Undefeated po at Golden Boy Fighter itong mga kalaban niya, kaya malupit na malupit. Tingnan natin yung ads at saka yung tail of the tape based on BoxRec. Ito, para mas makita nyo, no? And I will tell you what I think about this fight. May pag-asa ba ang ating pambato? Kung ano ba? Okay, so here it is. So unang tingin pa lang natin, ano? According to BoxRec, statistically speaking, Blair Cobbs has 71% advantage against 25% para kay 25% kay Jameson Bacon. And yung rank nila, mas mataas itong si Blair Cobbs. And ito, sa edad, halos pareho. South po yung kalaban, 5'10", mas matangkad ng konti against 5'9", pero sa record at saka sa experience po, mas lamang po ang ating pambato. At ito po, syempre, undefeated itong mga kalaban niya, itong si Blair Cobbs. Pero, lamado. Lamado at mas mataas yung star. Ibig sabihin po kasi pag mas mataas yung star mo sa BoxRec, ibig sabihin yan, according to BoxRec, na mas maganda yung experience mo based on the opponents that you have fought. Pero ang masasabi ko dito sa laban na ito is matindi at mahirap itong laban na ito para kay Jameson Bacon or kay Jameson Bacon. Ha? Yung kalaban niya, syempre yung kay Jameson, pinanood na natin, napapanood natin yung laban niyan dito sa Pilipinas at dun sa MNR. Itong Blair Cobbs, ano, napanood ko rin, pinanood ko ulit, ni-review ko yung laban, ha, mabilis, malakas, very entertaining, at talagang marketable, may magandang personality, parang Rick the Flair yung WWE superstar, no? So, I'm sure binibuild up to, no? So, it's really gonna be, kumbaga, a win here is gonna be big for Jameson Bacon if he wins this fight, and he's gonna get bigger fight in the US, ano? The only thing that I see here is that medyo wild pa rin itong Cubs, no? Para sa akin pong palagay, at although entertaining siya, yung kanyang stance, a little bit awkward for me, no? Medyo wild yung mga bato niya ng hooks. Although there's power in it, there's recklessness, that's what I see. But syempre, if you get hit on that, then malamang, delikado talaga dahil malakas, eh. But ang maganda dito is I think Jameson Bacon is much more better. Para sa akin po, sa stance niya, sa skills niya, sa tingin ko, much better yung kay Jameson Bacon. At may lakas din itong si Jameson Bacon, ano? Si Bacon. At as you can see here, yung knockout percentage niya, pakita ko lang ha. Yung knockout niya, 17 ang kanyang na-knockout out of his wins, which is basically 56%. So, may lakas din itong si Jameson Bacon, but tell you this, this is gonna be a good fight, something that you should watch. And dito, pag mga ganitong laban, ito na yung talagang iniintay ng Pinoy at saka ng mga manager, promoters, because this is a level up step of fight that would bring good fights next. If he beats Blair Cobbs, talaga namang matindi-tindi ito. Here's what I think. I think para sa akin, 50-50 itong laban na ito. Itong 71-25, ang layo naman, ha? 50-50. It's because prospect itong isang kalaban niya, pero feeling ko, with regards to experience and talagang
sa skills, kayang-kaya niya to with the right strategy. Napabaksak na po ito, no? Nahihilo rin tong Cubs na to, nakakabawi nga lang, pero pag si Jameson Bacon nabigyan siya ng isang matindi-tindi, eh, tingin ko may pag-asa tayo. Kayo, ano sa tingin nyo, may pag-asa ba ang ating Filipino boxing boxer? At ano po ang nakikita nyong prediction dito sa laban na ito? Try natin dito mag-commentary uli. So April 24, malamang April 25 dito. There is a date na nakasulat April 23, but huwag kayong mag-alala. Ako'y magko-commentary, so at least alam nyo kung kailan ipapalabas. Okay? Comment and syempre share at bigyan natin ng mensahe si Jameson Bacon ng good luck, mga tips sa kalaban para at least masuporta natin ang ating mga kababayan na lumalaban sa ibang bansa. Salamat po and see you sa next video and update sa sports.